Minsan may dumaang blue na Ferrari. Kakaiba yun kasi madalas kulay red yung Ferrari na nakikita natin kahit sa TV. I remember the conversations that we had when we saw that car. Three topics. Number one, hindi naman praktikal na magkaroon ng Ferrari dito sa Pilipinas. Dalawa lang yung pwedeng sumakay. Tapos ang mahal-mahal pa. Baka naubos na yung savings mo dahil sa pagbili ng Ferrari. Diba? Pero maliban natin, maybe that's one way of rewarding that person to his events, kung ano mang pinagpaguran niya. He wants to reward himself. He wants to feel good about himself. And maliban natin, baka kukot lamang sa budget niya yun, o pinag-ipunan niya talaga yung kotse na yun to reward himself. Second topic, ayoko na maging mayaman. Kasi pag naging mayaman ka, hindi ka magiging masaya. Palagay ko, excuse lamang yun para sa mga taong ayos magsumikap eh. Bakit? Pagka hindi tayo magiging masaya kung mayaman tayo. Pag mahirap pa tayo, magiging masaya tayo. Being rich and being poor is not an indicator of whether we're going to be happy or not. We can be, pwede tayo maging mahirap at masaya. Pwede rin tayo maging mahirap at malungkot. Pwede rin tayo maging mayaman at malungkot. At pwede rin naman tayo maging mayaman at masaya. O dun sa apat na yun, anong mas gusto mo? Third topic. Sayang naman yung pinangbili doon. Maraming taong nagugutom. Sana marami nang napakain yung Ferrari na yun. Pero malay ba natin, baka naman yung may-ari ng kotse, eh marami nang natulungan. Halagang 16 na Ferrari yung pinangtulong niya sa mga mahihirap. Diba? Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Gino Simila. Welcome to my channel where I try to relate the gospel for the day with my crusade for financial education. Gospel po natin ngayon ay galing kay Matthew chapter 12 verse 1. Minsan, sang araw ay ng Sabat, naglalakad si Jesus. Dumaan siya sa bukid ng trigo. Dahil sa gutim ng kanyang mga alagad, pumita sila ng uhay at kumain. Nakita ito ng mga pagkaseo at sinabi sa kanila, "Tignan mo ang iyong mga alagad, gumawa ng labag sa araw ng Sabat." Ngunit sumagot sa kanila si Jesus, "Kung nababatid lamang ninyo ang kahulugan ng pangungusap na ito, habag ang ibig ko at hindi hain. Hindi sana ninyo huhusgahan ang mga walang sala, sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat." Friends, just like the Pharisees, we have the tendency to be judgmental, especially when they differ our religious beliefs. But far more important than our religious maturity is our spiritual maturity. Going back to my question, among the four choices, which one would you prefer? One, poor and happy. Two, poor and lonely. Three, rich and lonely. Four, rich and happy. Now, if you choose four, which is rich and happy, then join IMG. Join our webinars. Comment below your most convenient day and time and I will find a financial educator available in your preferred schedule. Or you may join my Zoom event, bit.ly/CUZoom. Mondays to Saturdays, 6:30 p.m. Manila. Free books awaits all the participants who will join any of our events. See you soon!